Aerox at X-Max na pinagsama, ito yun from Bristol Motorcycle, Invictus 160cc. Quick specs lang tayo mga chong. 160cc, single overhead camshaft, 4-stroke, 4 valves, fuel injected na rin po ito, liquid cooled na din for long ride, with maximum power of 11.8 kilowatts at 8,500 RPM, maximum torque 14.7 Nm of torque at 6,500 RPM, at ang kanyang timbang 127 kilograms. Seat height natin 5'7 ako, 740mm ang kanyang seat height, so sakto naman sa akin, 135mm ang ground clearance. Front telescopic suspension tayo mga bossing, and rear dual shock absorber with sub tank sa likuran. May built-in tire hugger na free. Then front disc brake tayo and rear disc brake, dual channel ABS with traction control system. Suwabe tong si Invictus 160. Digital colored meter panel na futuristic, parang Aerox din talaga. 10.7 liter ang kanyang fuel capacity. Ito ang pinakamalupit pang long ride. USB charging port loaded para sa mga ropa natin na bumibiyahe. Smart keyless na rin po ito. And tire size natin sa harapan 180-14, sa likuran naman po 120-70-14. Suwabe to. Grabe yung specs mga bossing, no? Dual channel ABS tsaka TCS na. Magkano naman kaya ito? Ang introductory price nito kapag release nila probably next month ay 128,000 lang. Ihamak na mas mura ito at mas maganda ang specs kumpara sa Aerox. And for installment naman, down payment is 25,760 at may monthly na 4,666 for 36 months. So yan, mag-pre-order ka na sa Bristol Motorcycle, so probably by next month meron na to. So huli ka na mga bossing, i-test ride na natin tong Invictus 160 from Bristol Motorcycle. First impression kagad natin kay Invictus 160 is grabe yung ganda ng suspension nito sa harapan. Para sa akin, yung kanyang play pag cornering is very responsive. Sakto dun sa kanyang torque or sa fast torque niya sa throttle niya. So responsive din yung kanyang throttle. And yung sa braking power naman tayo mga bossing, syempre dual channel ABS na ito, responsive din yung freno natin. At alam natin na safe to kasi dual channel ABS, tapos dual disc brake na rin, di ba? Then medyo madulas tong track natin dito, may konting buhangin kaya naka-on yung traction control ko. Hindi naman tayo magbibilis dito, so more on training and para ma-check ko din yung braking power, yung suspension sa cornering and yung torque nitong Invictus 160. Yan. So far goods na goods naman siya. And hindi ako nabigo dun sa performance ng suspension, pati ng braking power. When it comes to comfortability naman sa upuan, nagulat ako sa comfort na binibigay nitong upuan ng Invictus 160. Kahit medyo malaki yung puwet ko dahil nga mataba ako, hindi ako nahirapan sa upuan. Parang hindi nakakangalay sakyan. Ang height ko is 5'7", pero feeling ko walang problema dito kahit 5'5 ka or 5'6 or 5'4. Kasi pwede mo namang ipaukitan or pabawasan yung upuan or flat seat para pogi, di ba? So sa mga ganun, depende na yun sa inyo kung anong trip nyo. Pero so far, itong stock na upuan ng Invictus 160 is very good for comfort. Nakakatuwa din na naglabas si Bristol Motorcycle ng ganitong klaseng specs na motor na aakalain na iba na imposible, kasi syempre si Aerox, di ba? Ang tagal nang naka-drum brake yung likuran. Tapos dalawang variant, may ABS, tapos yung isa keyless, yung isa naman hindi. So pwede palang gawin to ng isang brand nito tulad ni Bristol Motorcycle na kompleto na lahat. Naka-keyless na siya, dual na yung disc brake niya, dual na rin yung ABS niya, plus may traction control system pa. Tapos parang mas mura pa ata yung SRP nito compared sa Aerox, di ba? Then nakapag-post na tayo ng teaser video nito sa Facebook page natin sa vlog ni Kosa. May mga nagtanong doon kung saan makakabili, magkano daw yung presyo. So, ito boss yung sagot sa mga tanong nyo, itong vlog na to. Hopefully napapanood nyo siya. I-subscribe nyo na din ako sa vlog ni Kosa dito sa YouTube and sa Facebook naman vlog ni Kosa din. As per Bristol Motorcycle, sabi po nila is available to probably by next month.
Pero tumatanggap na sila ng pre-order. So ibig sabihin may discount kayo kapag nag-pre-order na kayo nitong Invictus 160. So I suggest message lang kayo sa any Bristol motorcycle regarding dito sa model na to. Then ito pa yung ibang info regarding dito sa Invictus 160. Sa nagtatanong kung kasya ba ang full face dito sa compartment niya, feeling ko po kasyang kasya. And ito po yung kanyang compartment. Yan, malaki. Kasya po ang full face helmet dyan and yung ibang documents. Mas malaki siya kumpara sa ATR 160. Then ito naman po yung kanyang color digital panel na may indicator ng TCS na pwede mong i-on at saka i-off. Also may ABS indicator din dyan sa mismong panel. At nakakatuwa pa dito sa Invictus 160 is yung kanyang fuel capacity na 10.7 liters. So grabe, no? Daming laman or daming pwedeng mailagay na gasolina. So talagang perfect sa long ride every Sunday at pang trabaho kasi 10.7 liter yung fuel capacity niya. Also, nagustuhan ko rin dito yung built-in tire hugger nito na malaking bagay sa mga talsik sa ilalim na pwedeng makasira ng sensor. Diba? So syempre, yung keyless system niya na andyan din yung control for buttons ng gas cap and yung compartment lock nandyan din sa harapan mo. Napakalaking bagay nun. Sa mga buttons naman, kompleto tayo dito. Horn, high beam, low beam, TCS on and off. Meron siyang start and stop system. Meron siyang on and off ng ilaw. Importante yun para hindi agad maubos ang iyong battery. So yan, halos wala ka nang hahanapin pa dito sa Invictus 160 ng Bristol Motorcycle. So far, so good na to para sa price point niya. At ang ultimate question, kukuha ko ba ng Invictus 160? For me, oo, dahil maganda ang specs nito para sa price point niya. Safety first, dual channel ABS, TCS, napakaangas na itsura, and napakagandang specs. Yun lang mga bossing. Ciao!